mo malalaman ang tunay na pagtatao ng mga pamilya mo na mga kamag-anak. Ito po yung gawin niyo. Magmasdan niyo sila kapag may lamay, kapag may patay sa pamilya niyo. Lalong-lalo na tingnan niyo kung ano yung ugali nila pagdating sa pera. Napakarami ko pong nakakausap, napakarami pong nag-open up sa akin. Nalalaman nila ang tunay na ugali ng mga kamag-anak nila pag may patay. Lalong-lalo na pagdating sa paghawak sa pera. Yung dati, akala nila ang bait-bait pag may namatay at pag pera na pinag-uusapan, lumilitaw yung pagkaganit, lumilitaw yung pagkamakasarili, lumilitaw yung kanilang tatawan sa pera. Kamukha po ng isang kaibigan ko, namatay po yung kanyang asawa, yung lalaki. Hindi po niya alam, habang nandun siya sa loob ng bahay, inaasikaso lahat para sa mga bisita. Yung kapatid daw po nung kanyang asawa nasa labas. Inaabangan, sinasalubong yung mga tao. May sarili po silang paghingi ng abuloy. Kaya po pala, pagdating na sa loob, wala nang binibigay. Hindi man sinabi sa asawa. Kung hindi po natuklasan, hindi po sisitahin. Noong sinita, doon lang sinabi, nagsisinungaling pa. Ano ang sabi? Nag-iipon daw para kung may susunod na mamamatay, meron daw silang gagamitin na pera. Totoo ba? Palaga ba? Ang totoo, pinag-iinteresan ang pera. Di po ba? O kaya naman, in-open up din po ng isang kaibigan. Pagkatapos namatay ng kanyang asawa, dito po niya nakita, napaka-kwenta ang partido ng lalaki. Lahat pinapagastos doon sa kanyang asawa. Gumawa pa sila ng kwenta. Sinulat nila sa papel lahat. Eh kapatid nila, eh anak nila yung namatay. Bakit pati naman yon? Sisingilin mo ang liliit na mga bata. Wala na yung tatay nila. Tapos, ang iniisip pa rin nila, pera. Habang naman sila, ang gaganda po ng buhay. Nasaan yung awa? Nasaan yung malasakit? Meron pa. Pagkatapos po nilibing ng patay, aba, pumunta pa doon sa opisina. Tinatanong po kung meron pa daw matatanggap yung patay. Gusto nila silang makakuha ng pera. Di po ba nakakalungkot yun? Bakit pa kung sino yung mga mayayaman, sila pa yung gahaman? Bakit kung sino pa yung meron, sila pa yung ganit? Sila pa yung matakaw na pera? Di po ba? Eh kasi may kasabihan. Money brings out the animal in us. Remember that. Money brings out the devil in us. But not just money. The desire for money. Yan yung sinasabi sa Biblia. Yan ang pinag-uugatan ng lahat ng kasamaan. Kaya mag-ingat tayo pagdating sa pag-asam, sa pera, sa kayamanan. Pero ano ang pinapaalala ng ating Panginoon? Ang ganda. Sabi niya, use guilty money to make friends for yourself. Ano ang layunin ng pagkakaroon ng pera, ng kayamanan? Hindi para ipunin, pero gamitin mo ang pera para sa pagkakaibigan, para sa pagmamahal, para lumitaw, papakita mo ang malasakit. Ang magandang paggamit ng pera ay makikita mo kung sa pamamagitan niyan, tayo ay mas lumalapit sa bawat isa. Mabuti ang kayamanan kung ito ay nakakatulong sa inyong pagsasama, sa inyong pagkakaisa. Ang maruming pera, lumilinis. Kung nagiging mabuti kang tao.